So magandang hapon sa inyong lahat mga master. Welcome naman dito sa ating channel. Bali, sa araw ngayon may i-discuss tayo kasi hindi tayo nakapag-fishing. Ay, nag-fishing pala tayo kanina mga master. Nag-fishing tayo kanina pero wala tayong nahuli kasi sobrang lakas ng alon. Umuwi na lang tayo na maaga. Sumaglit lang tayo. Sinubukan lang natin. Nasa forecast din kasi talaga na malakas yung alon tsaka yung hangin. So ayun, dahil wala tayong video ng fishing, gagawa na lang tayo ng yun naman siya tutorial pero discussion siguro. Kasi may mga nagtatanong kasi sa akin mga mas. May mga nagtatanong kasi sa akin kung bakit ultralight lagi ang ating ginagamit. Hindi tayo gumagamit ng medium light or medium. Ayun yung lagi nating re-recommend na, re-recommend sa mga bagong mag-fishing pa lang or bagong mga angler. So ayun, sasagutin po natin yun mamaya. Didiscuss muna natin yung medium light tapos ultralight na setup. Didiscuss muna natin yung pagkakaiba tsaka yung mga advantage at disadvantage ng dalawang setup na to. Yung medium light tsaka ultralight. Nain natin sa medium light mga master. So ayun, ito yung medium light setup. Yan. Medium light setup or medium, laging re-recommend ito sa mga newbie or sa mga baguhang angler. Kasi mas, ano to siya mga master, mas madaling gamitin, mas matibay, kahit na mabigla or mapwersa nyo siya, magamitan nyo siya ng bigat-bigat na lure, good siya, hindi siya basta-basta mababali. Hindi katulad ng ultralight na madaling mabali mga master. Tsaka hindi naman siya sobrang madaling mabali pero malaki yung chance na mabali siya or masira yung tip. Kasi kung hindi nga natin kabisado yung pag-handle, siyempre kung baguhan pa tayo, mangangapa tayo mga master. At least dito, ito yung parang ano eh, parang pinagpapraktisan muna bago mag-ultralight kung gusto nyo talaga mag-ultralight. So yun, babanggatin ko kung ano ang mga advantage nito. Advantage muna. Ang advantage nitong medium light, yun nga, bagay siya sa mga mag-uumpisa. Tsaka syempre, ginagamit din natin to na medyo matagal-tagal na sa fishing. Yan, ginagamit din natin to. Depende sa sitwasyon. Medium light kasi mga master, mas mabibigat yung lure na kaya niyang i-cast. Yan. Tapos madalas, mahaba. Pero may mga maikling medium light, pero madalas to, kung bibili ka ng medium light, mas maganda kung mas mahaba kung sa shore casting kayo mag-fishing or sa or shore casting yung laro ninyo. Ngayon si medium light kasi mas mataas yung line specs or mas mabibigat yung kaya or yung line na pwedeng lagay natin dito, mas mabibigat yung capacity. Sa kadalasan sa mga medium light, ang line specs ay 10 to 20 pounds. Pwedeng 8 to 15 pounds, 8 to 16 pounds, ganyan. Depende kasi sa brand, tsaka sa model ng rod. Kaya hindi rin pare-parehas mga master. Ang tinitingnan natin dito, yung lure specs, yan. Yung lure specs. Kung sa spot nyo or yung mga lure nyo ay malalaki, mas maganda kung makahanap kayo ng rod na medyo mabibigat yung lure na kaya or yung lure specs niya. Katulad nito, 2 to 60 grams. Yan, ito medyo mabibigat yung lure na kaya ng rod na to. 20 grams pala mga master, sorry. 20 grams to 60 grams, medyo mabibigat na lure na to mga master. Pang mamaw na talaga to. Kung gusto nyo mag-hunt ng malalaking isda, yun lang yun mga master. At least may laban yung rod nyo, may laban yung line nyo, may laban yung reel kasi 3000 series ang reel na nakalagay dito. Pwedeng 2500 series. Yan. Yan lang maglalaro yung reel nyo sa medium light or sa medium. Ngayon yung line nyo na nakalagay dito ay katulad nito, 20 pounds yung line na nakalagay dito. Di medyo mabigat-bigat na ano to, isda ang kakayanin nitong rod na to or yung setup na to kung may kakagat ng malaking isda. Yun lang yan mga master. Kung sa spot nyo ay
maraming isda na malalaki, mas maganda siguro kung mag medium light kayo or medium. Kung medyo malalaki talaga, medium heavy or heavy, para wala kayong problema, mga master. So ayun, yun lang advantage ng medium light. Mas maganda siyang panlaban sa isda, lalo pag malalaki yung isda. Tapos kadalasan mas mahaba siya. Ang length nito ng rod nito ay ano, rod na to ay ang length ng rod na to, mga master, ay 8'6". Bali 8 foot 6 inches, medyo mababa na rin. Meron din namang medium light na 9 feet, ganyan. May maabot rin siguro ng 9'8", ganyan, 9'6" hanggang 10 feet. Depende na rin sa ano, depende na sa brand or sa model. So yun, ang disadvantage naman ito, mga master, para sa akin lang to, ah, kasi dati naman gumagamit ako ng medium light tsaka medium. Yun, sanay pa yung ano, sanay pa yung braso natin. Ngayon, medyo madalang na nga tayo gumamit kasi ultralight na yung ginagamit natin. Ang disadvantage nito para sa akin ay mabigat siya. Yan. Siyempre, malaki yung rod, taba yung rod, tapos yung reel natin malaki na yung size, 3000 series na. Tapos yung line natin medyo makapal na, kaya medyo dagdag rin yung sa bigat. Yun, medyo mabigat yung setup na to. Ikukumpara natin siya sa ultralight. Yan. Yun lang namang disadvantage niya para sa akin, mabigat siya. Yun lang yun, mga master. Madali siyang ano, madaling mangalay yung ating braso pag yan yung gamit natin. Yan, i-discuss naman natin ngayon yung ultralight. Wala na yung tip, hindi ko na linagyan ng tip, bali ito na lang yung linagay ko muna para makita rin sa camera. Ultralight, example nating rod sa ultralight ay Kapong 702. Ito ay 7 feet na rod. Yan, napakagaan na rod nito, mga master. Ito yung nagustuhan ko sa ultralight naman. Yung advantage niya, mga master. Ito yung mga advantage niya. Sa ultralight, magaan. Siyempre, yun yung unang-una natin, magaan. Bali, bagay lang siya sa mga karamihan ng spot natin dito na hindi naman kalalakihan yung isda. Kumbaga, kung maliliit lang yung isda, mas maganda pag ultralight yung gamit natin kasi mas ramdam natin yung laban ng isda. Mas yun, mas may thrill, tapos hindi tayo masyadong nangangalay kahit na buong maghapon tayo mag-fishing, hindi masyadong mangalay sa braso kasi magaan nga siya. Itong ating ultralight ay may kapartner na ano, na reel, 1000 series naman ito, tapos yung ating line na nakalagay ay 6 pounds. So ultralight, maximum line specs ay 6 pounds. Kaya ang linagay natin dito sa ating reel, 6 pounds. Pero may pinadala sa ating 4 pounds si Eastern Hunter or Eastern Tackles. Yun, gagamitin din natin yun dito sa ultralight natin kasi mas manipis yun, mas magandang ipangkas namang maliliit na lure. Ito ang isa pa sa advantage ng ultralight. Mababa yung specs niya. Kung yung mga lure mo ay mga maliliit naman, tapos yung mga spot medyo hindi naman kalalakihan yung isda, kailangan mo gumamit ng mga micro lure. Ito yun advantage ng ultralight. Kayang-kaya niyang ihagis yung mga 5 grams, 4 grams, ganyan. 2 grams to 10 grams ang lure specs nito. Pero yung 2 grams na yan, mga master, hirap ka nang ihagis yan kung ito yung gagamitin mo, yung 6 pounds na line. Medyo mabigat na yan siya. Kung gusto mong makapaghagis ng 2 pounds, kailangan mo siguro gumamit ng 2 grams, mga master. Kung gusto niyo makagamit ng 2 grams, makapaghagis ng 2 grams, kailangan niyo gumamit ng mas manipis na line. Siguro 2 pounds na line, kasi 2 to 6 pounds naman 'to eh. 2 pounds na line goods para makahihagis niyo yung mga maliliit na lure. Pero madalang na rin 'yon, mga master, madalang na rin naman kayo gumamit ng mga maliliit na lure. Depende na lang sa inyo kung gusto niyo talaga makakuha ng mga sobrang liliit na isda. Mas attractive kasi yung mas maliliit na lure kaysa sa malalaki. Kung yung spot nyo ay yung mga maliliit lang yung isda, hindi naman kalalaki yan. Pero pag sa mga spot na malalaki yung isda, kunwari yung mga GT, yan yung mga malalaki talagang isda, mas maganda pag malaki ang lure para may laban din yung lure natin sa isda. Hindi basta-basta na babuluktot yung hook, tsaka hindi basta-basta na puputol. Yan. Ang isa pang advantage nitong ultralight, yan, madali siyang dalhin.
yan, magaan eh. Tapos medyo maikli siya. Tapos mas maganda siyang ipanghagis ng mga maliliit na lure. Kahit na medyo maikli siya, mas malayo ang hagis niya kasi ano to eh, manipis yung rod lang. Bali yung action ng rod medyo malambot. Kaya mas maganda siyang panghagis ng mga maliliit na lure. Nakadepende eh, nakaano rin naman eh, naka-indicate din naman yung lure specs niya dito. Sa lure specs nito, 10 grams, hindi ko na siya ginagamitan ng 10 grams mga master, masyado na mabigat para sa akin. Nahirapan na ako mag-cast ng 10 grams dito sa rod na to. Matibay naman siya pero baka matyambahan, di ba mga master? Baka magkamali tayo. Ako nga, nag-aalangan pa mga master mag-cast ng mabigat na lure dito sa ultralight. Kasi baka madali yung tip natin. Bali, ang pinakamabigat ko lang na inahagis dito ay 9 grams. Yan lang ang pinakamabigat kong inahagis gamit itong rod na to. Depende na rin sa inyo mga master kung kaya nyo ihagis. Pero sa mga ano, sa mga mag-uumpisa pa lang or sa mga baguhan, huwag mga master, huwag kayo mag-ahagis ng mabigat na lure gamit ito. Kasi delikado talaga, delikado. Disadvantage naman, yun, dahil nga mababa yung specs niya, manipis yung line na nakalagay, tapos malambot yung rod, mas mahirap siya panlaban sa mga malalaking isda. Kung kinagatan yung setup nyo na ganito, kinagatan ng mga 2 kilo hanggang 3 kilong isda, mga ganyan lang mga master. Hirap nyo nang iahon pag ito yung gamit. Hirap na siyang labanan. Bali, may chance na isabit niya na sa bato or maputol yung linya kung hindi malabanan na maayos. Pero pag nasanay naman kayo, may chance rin kayong mailand. Basta wag lang isabit sa bato mga master. Yun talagang pinakakalaban eh. Isayad sa bato yung line natin. So, ayun. Yun lang din naman disadvantage niya. Kumbaga, yun yung nagustuhan ko kaya ito yung gamit ko lagi na setup. Kasi magaan nga siya, magaan kumpara sa medium light tsaka medium. Pero kung sa mga baguhan or sa mga beginners na angler, mas recommended talaga yung medium light muna or medium para masanay muna kayo mga master bago kayo mag ultralight. Pero kung gusto niyo na mag ultralight, wala namang problema mga master, bahala na kayo. Sa inyo na yan kung gusto niyo mag ultralight kaagad. Pero may option pa rin naman mga master. Yan, may option pa rin naman. Na para kayong nasa gitna ng medium light tsaka ultra light. Ito ipapakita ko rin sa inyo. Itong setup na to. Ito yung light setup naman. Yan, nasa gitna ng medium light or medium tsaka sa ultra light. Yan. Literal na nasa gitna nila. Itong light naman mga master, advantage ito, maraming advantage ito mga master sa light. Pero depende sa rod ah. Sa light kasi, sa light setup kasi, magaan yung rod syempre. Given yan. Pero may mga rod din kasi na mabibigat. Kahit na light yung action niya or yung power niya. May mabibigat na rod. Or may mabibigat na light rod. Or light action rod. Or light power rod. Na hindi katulad nitong mga gantong rod mga master. Ito kasi kapong 7.62. Medyo ano talaga to eh, magaan. Magaan na klase ng ano to. Magaan na klase ng rod ito. Tapos ito, sa light naman, pwede nyong partneran ng 2000, 2500 series. Pwede rin kayong bumaba sa 1000 series. Basta yung line na nakalagay, mga 8 pounds, ganyan. Pwede nyong gamitin yon sa light. Ako nga, gumagamit pa ako ng 6 pounds sa light, mga master. Ito yung gamit ko. Yan. Ginagamit ko pa tong reel na to para dito sa light na to. Kasi magaan lang naman yung rod eh. Bali, magiging balance pa rin siya. Pero ang pinakamaganda talagang partner dito, yung 2000 series. Yan. Itong 2000 series na to, is pulled with 10 pounds naman na braid line. Ang line specs kasi nito ay 5 to 10 pounds. Yan. Minaximize ko na yung line specs niya para medyo may laban tayo mga master kung kinagatan tayo malaki-laking isda. Ang lure specs naman itong rod na to mga master ay 3 to 14 grams. Yan. Medyo good yung lure specs nito kasi para siyang ultralight eh. Lamang lang siya ng konti kay ultralight. 3 grams. Yan. Kapag agis tayo ng 5 grams. Tapos
hanggang 14 grams, bali makakapaghagis tayo ng mga 10 grams, 12 grams po hanggang 14 grams na lure, malalaking lure na 'yan mga master, pwede na tayong maghanap ng ano noon, malalaking kalaban din, malalaking isda. Tapos ang rod na to ay 7'6'2 or 7 feet 6 inches, 'yan medyo mahaba-haba rin siya. Kaya maganda-ganda rin siyang panghagis ng lure. 'Yun, kung maghanap kayo ng rod mga master, hanapin yung mga rod, yung mga magagaan tulad ng mga ganito. Magagaan na klase ng rod para kahit na buong maghapon kayo or kahit na kalahating araw kayo mag-fishing, hindi masakit sa braso. Pero kung sa spot ninyo ay medyo delikado talaga yung mga isda, mga malalaki talaga, pwede kayong gumamit ng mga gantong rod, yung mga kala mo solid talaga yung ano. Talagang lalaban to sa mga isda na malalaki mga master. Yan, mga medium light or light. Yung light nito, ganto rin eh. Halos ganto rin kalaki, kataba na rod. Tapos ang tigas ng dulo. Kaya pag kinagatan ng malaking isda, may laban din mga master. Mapipersa nyo talaga siya. Kung ganun yung spot ninyo. Mga delikadong spot yung mga malalaki talaga yung isda. Pero kung yung spot ninyo ay ganun to lang din sa mga spot namin dito na malilit lang isda. Pwede kayong mag-UL. Tsaka ano kung naaalangan kayo sa UL. Kung naliliitan kayo sa UL. Or masyadong mababa yung specs niya para sa inyo. Pwede kayong mag-light. Para medyo umangat ng konti, makapaghagis pa rin kayo ng maliliit na lure. So, ayun mga master, hanggang dito na lang itong ating discussion na to. May mga nagtatanong kasi sa akin mga master, tinatanong kasi ako kung bakit ultralight ang gusto kong gamitin kaysa sa medium light. Yun, para sa akin kasi mga master, magaan nga si ultralight. Tapos, nasanay na kasi yung katawan natin, nagamit natin ultralight. Bali, medium heavy dati yung rod natin, yung una nating ginamit. Tapos, ayun, pinangarap ko talaga din magkaroon ng ultralight. Or masubukan yung ultralight kasi mas ano nga eh, para sa akin parang may trail ba? May trail na lumaban sa mga isda kahit na medyo maliliit lang yung mga isda dito sa amin. At least, magkaroon din ng laban yung isda sa atin. Hindi yung katulad ng mga medium heavy or medium na rod na yung mga kanuping na ganito kalalaki, wala nang laban sa ano natin, parang hindi na tayo linalaro ba? Hindi natin malaro basta pag kumagat, hila ka agad. Parang walang hindi masyadong maganda yung laban pag ganun mga master. Mas maganda pa rin pag yung lumalaban pa rin yung isda, may laban pa rin yung isda. So yun lang naman yung nagustuhan ko sa ultralight kasi kaya yun yung gamit ko. Pero gumagamit pa rin ako ng medium light or light na rod, pag, lalo pag yung alanganin yung spot, kunwari malakas yung alon, kailangan natin maghagis ng malalaking lure or malalaki yung isda, yung expected natin na may mga malalaking isda sa spot, gumagamit pa rin ako ng mga ganyang rod, mga maser matataas na specs para may laban din tayo, may ano ba, mas sigurado tayo mga master, bali mas sigurado tayo sa ano natin, sa specs natin, hindi tayo nagpapakumpiyansa sa ultralight. So yun mga master, kung bibili kayo ng mga ano, ng mga setup ninyo, nakadepende na yun sa spot ninyo mga master, tsaka sa kung ano yung magugustuhan ninyo. Bali ang purpose ng discussion na to ay para ano, mabigyan lang kayo ng idea kung ano yung mga advantage at disadvantage ng mga setup na to. Tapos kung ano yung pipiliin yung bilhin or buuhin para sa fishing adventures nyo. So ayun mga master, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana sa sunod na ano, sunod na episode, fishing na mga master. So ayun, dahil wala tayong fishing, shout out na lang tayo mga master. Shout out po kay Master GM aka GA, Master Kawa ni Jay, kay Master Harry, Master Errol Bonglu, Master Angler Kenneth. Yan, shout out po sa inyo. Kay ako si Donski, kay Master Rodney Labi, Master Ricardo Capilli, kay Master Denzel TV, Master BCDU Anglers, yan, from Butuan City, kay Master Boss GB Fishing, yan, shoutout po sa iyo buddy. Shoutout din po kay Cap from the Adventures. Shoutout din daw po sa ano, sa MOAC or Misamis Occidental Anglers Club, yan, shoutout po sa inyo.
Shout out po kay Master Raymart Espinosa, kay Master Al Fishing Trip. Yan, shout out po sa iyo, Master. Kay Master Alvin Monte Calvo, kay Big Bots TV, tsaka sa Kabanatuan Anglers Club. Yan, shout out po sa inyo. Shout out din po kay Master Regine Monton. Yan, from Bacoor, Cavite. Yan. At ayun, maraming salamat po sa inyong panonood, mga master. Sana susunod. Abangan nyo ulit yung ating video. Tapos kung gusto nyo magpa-shoutout sa susunod nating video, mga master, comment lang po kayo dito sa video na to para ma-shoutout ko po kayo sa susunod na video. So ayun, mga master, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is Prince Pudini Fishing. Fish on, deadlines.